Welcome po kayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose. Muli ay magtatalakay ng mga health problems na alam ko na kayo ay nahihirapan dito. Topic po natin about arthritis. I-share nyo po ito o kaya i-click nyo po yung follow, like and share para lumaganap ito sa inyong mga kaibigan sa aking Facebook page Patnubay sa Kalusugan. Kung di pa po kayo nag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, please subscribe. Pati yung bell, paki-click lang para ma-notify kayo, mapagbigay alam kayo, ako po ay mayroong bagong video. Okay, ngayon po, ang arthritis, ito po yung pamamaga at saka yung kirot ng mga isa o maraming kasukasuan ng sangkot. Ang pinaka main symptoms po ng arthritis, masakit ang kasukasuan natin. May kasamang paninigas at ito po ay lumalala habang nagkakaedad. Ang common type po ng arthritis, yung osteoarthritis at saka yung rheumatoid arthritis. Ngayon po ito pong katawan po natin pagka nagpo-produce tayo ng too much uric acid, ang ating kidney po ang trabaho nito, ilabas yung uric acid na yan. Ngayon, pag mahina ang ating kidney, hindi niya nailalabas lahat yung uric acid. Kaya magbibuild up yan at magform ng parang matutulis, parang needle-like urate crystal sa mga kasukasuan, sa surrounding tissue, pwedeng mag-cause ito ng pain. Mamamaga at saka ito po ay mamumula at kikirot. Kaya itong mga uric acid na to, nagiging sanhi ito ng pamamaga ng ating kasukasuan. Pagka nag-produce ka ng maraming uric acid dahil sa kinakain mong baboy, hipon, alimango, alimasag, tahong, palabapusit, manok, baka, yung too much protein, ito po ang matas ito sa purine. Tapos yung purine, nako-convert into uric acid. Pag hindi na-filter ng kidney mo yung uric acid na yan, magkukus ito ng crystal sa palibot ng ating kasukasuan. Itong needle-like crystal na to, mamamaga yung ating kasukasuan, mamumula, at napakasakit. Talagang hindi yung maigalaw, hindi yung maikilos, mahawakan mo lang, sisigaw sa sakit yung pasyente. Saan po ba galing yung uric acid na yan? Ito po yung mga waste product na nakikita sa ating katawan. Ito ay nakikreate pag ating katawan binbreak down yung chemical na tinatag nating purine. Ito pong uric acid na to, natutunaw ito sa dugo at dumadaan ito sa ating kidney at ito'y lumalabas sa katawan natin na ihi. Ngayon yung mga pagkain na iniinom mo mayaman sa purine, tumatas yung level ng uric acid mo. Na ito pong mga pagkain nga na nasabi ko na po kanina, red meat, di ba? Chicken, kahit na isda, pwede rin, no? Pati yung mga shellfishes, nagkukus ng pagtas ng uric acid dito. Kaya kung nung ikayo po ay bata, mahilig kayong kumain ng karne, at hindi kayo mahilig kumain ng gulay, more on meat, ganon, time will come, magbibuild up yung uric acid na yan, hindi nakakayanin ng kidney na ilabas yan, ito'y magiging dahilan ng arthritis mo. Kaya nga po, yung dapat ito, ma-eliminate mo, pagka kasi mahina ang kidney mo, magbibuild up yung uric acid na yan. Kaya po, ang main cause ng arthritis, ito po yung yung wear and tear ng ating mga kasukasuan, yung osteoarthritis. Itong common form po, yung nasabi ko kaninang uric acid, ito yung gout. Di ba meron ka nakikitang bukol-bukol dito, bukol-bukol, meron ka nakikitang bukol-bukol, di ba, sa mga malalapit sa joints natin. Yung po ay tawag natin ay gouty arthritis. Karamihan ng merong gouty arthritis, mga lalaki. Kasi nga, palainom ng alak, yung mga bisyo sa kanila lahat. Ngayon sa atin naman mga babae, yung osteoarthritis. Minsan,
dahil po sa itong osteoarthritis naman na to, ito po yung wear and tear. Dito po, di ba, katulad ng tuhod natin, di ba? Nagbubungguan yung tuhod natin. Kasi ang mga joints kasi, gumagalaw yan. Merong lubricant, yung synovial fluid. Yung trabaho ng synovial fluid, para pag nagkakaroon ng contact yung buto, ay meron doong cartilage. Para siyang cushion, para yung buto natin hindi magkiskisan. Kaya lang, pag matanda ka na, menopause na, ganon, napupudpud yung ano, yung cartilage, para bang sapatos, yung takong niya, nauupod. Kaya, yun. Kaya, ganon din sa ating tuhod, sa ating balakang, sa ating mga kamay. Kaya ito pong osteoarthritis, yun po yung pagkasira nitong ating mga buto, nag-uumpugan na, kaya sumasakit, no? Ito ba nga to? Kaya ngayon, yung paggalaw natin, minsan yung balikat mo, hindi mo na maitaas, yung kamay mo, hindi mo na maitikom, yung tuhod mo, hindi mo na mabaluktot. So, karamihan po, ang pinaka-main problem natin, kung hindi yung tuhod, dito sa ating bukong-bukong, sa ating paa, no? Masakit po yan, na tulad po na nasabi ko kanina, yung gout, napakasakit niyan dahil sa uric acid crystal na form sa palibot ng joints. Ito yung common type ng inflammatory arthritis. Common ito sa mga lalaki, lalo na pagka nagkakaedad na. Alam mo yung arthritis na yan, ito'y napakasakit, mayroon kang parang burning sensation. Yung pain na to, no, pagka naramdaman mo to, limbawa, nag-garden ka, tapos nakaluhod ka, naku, hindi ka na makatayo sa sobrang sakit na ng tuhod mo. Bow, naglalakad ka sa hagdanan, pag umaapa ka ng hagdanan, pataas o pababa, sobrang sakit ng tuhod mo, o kaya dun sa may bukong-bukong mo, no? Kaya, nagiging worse ang pakiramdam mo sa arthritis mo pagising mo sa umaga, yung syempre hindi ka gumagalaw, no? O kaya matagal ka nakaupo, tapos kikilos ka, dun mo mararamdaman yung kirot, yung pain na yan. Alam mo yung vitamin C po natin, nakita nila sa pag-aaral, mag-take ka lang ng 500 mg ng vitamin C every day, nakakabawas ito ng uric acid level sa ating katawan. Tapos, magiinom ka lagi ng tubig. Ang tubig natin, natural cleanser yan. Ito'y fluid na nagfa-flush out ng mga toxin mula sa katawan. At least, makainom man tayo ng 10 to 12 glasses of water araw-araw, kasi yung tubig na yan nakakatulong para matanggal yung uric acid mula sa katawan. Kaya ang pag-inom pa ng maraming tubig, nakakatulong para mabawasan ng uric acid level. Kaya instead of coffee ang iinumin mo, kailangan po ay meron kang 12 glasses of water every day, o kaya mag-inom kayo ng pineapple juice, minum kayo ng carrot juice, pepino juice. Pwede mong ipaghalo yung pepino at saka carrots, gawin mong juice, inumin mo to, nakakabawas ito ng uric acid. Meron ano yung kung gusto mo na ano yung ito yung mayaman sa antioxidant, pang-control ng production ito ng uric acid, no? Kaya nga po dahil sa high fiber content niyan, nakakatulong para mailabas yung uric acid content sa katawan. Yung pepino din, magandang option. Kaya pag matas ang uric acid mo sa dugo, mag-inom ka ng pepino juice, carrot juice, pineapple juice, kasi po yung pineapple meron silang enzyme na bromelain, anti-inflammatory yan. Kaya yung mga gulay, tumutulong ang gulay para ma-reduce ang uric acid level. Magkakain kayo ng talbos ng kamote. Kumain ka, halimbawa, isang tasa ng talbos ng kamote na salad, kainin mo yan. Number one, nakakalinis ng ating bituka. Kaya para makontrol natin ang uric acid, ang gawin nyo po, everyday, meron kayong isang, lalo na po sa umaga,
yung talbos ng kamote salad. Kainin mo to, pati yung tubig na pinaglagaan na to, inumin mo, bababa ang uric acid level mo. Mga spinach, ganon. Kainin mo yan, no? Para yung uric acid mo, lumabas po yan. Itong mga veggies, maganda po yan. Alam mo, pagka meron kang kidney problem mo, marami pong mga ano, mga merong kidney problem ang pinanggagalingan nito sa sobrang taas ng uric acid mo. Tandaan niyo po, yung uric acid na to ay natutunaw sa dugo, pero sinasala ito ng ating kidney. Ngayon, pagka hindi ito nasala, magdi-deposit ito sa mga joints natin. Siyempre, pagka makirot yan, iinom ka ng mga pain reliever. Tapos po, yung mga pain reliever na yan, pag regular kang umiinom ng pain reliever, pwedeng ma-damage ang kidney mo. Lalo na po, pag uminom ka ng long time na, pwede kang magkaroon ng acute kidney injury. Yung mga painkiller na yan, nakaka-damage sa kidney. Kaya nga po, itong mga aspirin, mga acetaminophen, no? May mga caffeine, mga ganon. Kaya mga laxan, lahat ng mga painkiller. Kaya pagka umiinom pa ng gamot para sa rayuma ninyo, kailan ito reseta ng doktor. Kasi po ang magkocontrol ng dosage o dami o anong oras mo iinumin, depende po sa payo ng doktor. Kaya nga, lalo na po pag aspirin, mga acetaminophen, mga ibuprofen, mga ganyan. Kaya mabilis mawala yung kirot, pero pwedeng ma-damage ang kidney mo. Kaya ngayon, pinaka mabilis na paraan, pag sinusumpong ka ng arthritis mo, pwede kang gumamit ng hot and cold therapy. Kasi yung hot and cold, nakakatulong para ma-relieve yung arthritis pain at inflammation. Bawa, sinumpong ka ng rayuma mo, magang-magayan. Magdurog ka ng yelo, ilagay mo yan sa plastic labo na tig 3 kilos, ganun. Tapos nyan, mga tatlo, ibalot mo ng yelo, no? Ay, yung yelo, balot mo sa plastic labo. Tapos, huwag mo pabayaan na tumulo yung tubig. Ilagay mo, tapos gumamit ka lang ng manipis na cloth. Tapos, ilagay mo doon sa namamaga mong rayuma. Pagtsagaan mo yan. Kasi po, yung anak ko, mahina yung kidney niya. Tapos, pagka nakakain siya ng maparami siya ng meat, namamaga na agad yung kundi kamay, o kaya tuhod, o kaya paa. So, aagapan ko na yon. Ang ginagawa ko para hindi matuloy, yung yelo, nilalagay ko sa plastic labo, tatali ko, tapos siguro mga 3 hanggang 4 na plastic labo para hindi tumagas yung tubig. Tapos babalutan ko lang ng manipis na cloth, fabrics, ganon, ilalagay ko na doon. Pag hanggang hindi nawawala yung maga, hindi ko inaalis yung yelo, no? Yan, ginagawa ko yun. Kaya kailangan po, instead na gumamit ka ng electric blanket, no, mas maganda po yung direct yelo. Kasi nakakaalis ito ng pamamaga inflammation. Natural relief yan sa arthritis, ito pong yelo. Kasi pag may arthritis ka, yung meron po kasing pain at saka inflammation na mga joints ang involved yan. Kaya ito'y degenerative condition. Ibig sabihin nito, katagalan ng panahon, nagiging worse ang arthritis mo. Minsan nagiging autoimmune type of arthritis. Associated dito ng mga inflammatory flare, katulad nga po yung tinatawag nating, di ba, may dalawang klase ng arthritis, yung osteoarthritis, yung sinasabi ko na yung ano, yung tuhod mo, yung cartilage na tunaw, nag-uumpuga na yung ano nyo, yung, kaya marami pong mga lola, mga senior citizen, ang mga problema po nila ay yung mga buto sa tuhod. Talagang napakasakit at namamaga.
misa sa simbahan, hindi na makaluhod sa church kasi sobrang sakit ng tuhod. Kaya ito po, nasabi ko nga po yung osteoarthritis na sabi ko kanina, ito yung pagkasira ng cartilage na yung mga buto mo ay nag-uumpugan na, nagkakaroon na ng friction, na damage na, na magana. Kaya ito po ay napakasakit talaga. Kaya nasabi ko na po sa inyo kanina na ang dapat yung gawin, inom ka ng tubig, mag-inom ka ng vitamin C, malaking tulong po na magagawa ito sa inyo. Kaya yung isang uri naman ng arthritis, yung osteoarthritis, ay yung rheumatoid arthritis. Kasi po yung isang uri ng sakit ito sa buto, yung autoimmune disease. Ito po kasing rheumatoid arthritis, ito isang systemic condition na ito po autoimmune disease. No? Pag yung immune system mo, ina-attack yung joints mo. Kaya pag inatake yung joints mo na to, talagang mamamaga po yan, no? Mamamaga yan. Kaya pag inatak ng immune system mo, mamamaga yung ang joint lining mo, kakapal, magkakaroon ng swelling and pain. Pag hindi to ginamot, nagiging severe ito, madadamage yung mga buto mo at magkaroon ng deformities. Kaya lalo na po yung kamay mo, hindi mo na mabaluktot, hindi mo na madiretso. Kaya itong autoimmune disease na to ay napaka ano, yung healthy joints mo nasisira po yan. Kaya nasabi ko nga po na kailangan po ninyo na mag-take ng vitamin C. Ito po kasi yung vitamin C na pinopromote ko sa inyo ay may sodium content para ma-prevent yung stomach upset, no? Vitamin C po ay powerful antioxidant. Nagpapalakas ng ating natural defense. Nare-reduce yung chronic diseases. Ang vitamin C po, powerful antioxidant to prevent, ito, pampalakas ng ating natural defense. Pampalakas ng ating immune system. Mapabilis ang yung healing process sa injury o pag nagkasugat ka. Pagka ikaw ay ano, kung meron kang regular intake ng vitamin C, tumutulong ito sa production ng white blood cells na tinatag nating lymphocytes and phagocytes, protection panlaban sa infection. Kung sinipong ka, inubo ka, nilagnat ka, mabilis kang gumaling kasi meron ka ng panlaban sa sakit na yan. Ito'y tumutulong din po ang vitamin C sa ating mga ugat para ma-relax, para maiwasan ng pagputok kung high blood ka at maiwasan ang pagtas ng presyon ng dugo. Ito pong ating vitamin C, water-soluble vitamin yan. Ito po magandang inumin 30 minutes bago kayo mag-almusal. Kung gusto nyo pong umorder nito, pwede nyo kong i-PM, personal ano, message, sa aking Facebook page Patnubay sa Lusugan. Bigay nyo lang po yung pangalan, address at cellphone number ninyo para ma-deliver ito sa inyong bahay. Ang mode of payment po, cash on delivery or through GCash, no? Yan. Kaya ito pong tulad nga po ang sabi, ang nakitang sakit kay Chris Aquino, na diagnose siya ng tatlo. Isa po yung autoimmune disease, chronic spontaneous urticaria. Ito po is at saka yung autoimmune thyroiditis at saka vasculitis. Ito po sa Amerika ay nakatanggap siya ng medical treatment dito, yung pong ano, autoimmune disease na itong spontaneous urticaria, ito po ay allergic reaction sa balat. Kaya ito po ang red flag sign ng serious internal disease. Tapos namaga din yung thyroid niya. Pag namaga yung thyroid, ang tawag doon ay thyroiditis. Nangyari to, ang kanyang antibodies, ina-attack yung kanyang thyroid by mistake. Kaya ito ang tawag ay autoimmune thyroiditis.
katulad din po ng rheumatoid arthritis, ang tinira na, kasi po ang trabaho ng ating katawan, nagpo-produce tayo ng antibodies to fight infection. Ang nangyayari sa katawan natin, pag may rheumatoid arthritis ka, tulad ng sakit ni Chris Aquino, autoimmune thyroiditis, ay yung mismong antibodies na pinuproduce ng ating katawan para labanan ng infection, ang tinira niya yung thyroid. Kaya namaga yung thyroid niya. Tapos so, ang isa pang sakit niya, yung tinatawag nating vasculitis, na ito pong ano na to, itong vasculitis na to, ay maaring mamaga ang mga nerve niya, nag-cause ng parang burning and pain, panghihina ng mga paa at kamay niya at mga joints niya, no? Pati mga joints niya, kasangkot na rin. Kasi po ang vasculitis, pwedeng mag-cause ito ng pananakit ng kanyang mga kasukasuan at mamamaga, pati ang muscle niya, nagko-cause sa pananakit ng muscle, eventually magiging mahina siya. Madidetect ito through blood test, no? Itong mga antibodies sa kanyang katawan, ay ito ay kinakala, tinitira, yung una, yung antibodies, tinira niya yung thyroid niya. Ngayon naman, tinitira niya yung mga maliliit na ugat niya sa katawan. Yung maliliit na ugat na yan, di ba, dumadaloy ang ating dugo sa ating mga ugat, di ba? So, yung mga maliliit na ugat, no, yun ang tinitira ng antibodies, pwede itong pangputukan, pwedeng mag-cause ng death, mag-cause ng organ failure, mag-cause ng kamatayan ng isang tao. So, yun po yung sinatawag nating autoimmune disease. So, na nakita mga joints niya due to autoimmune disease niya, no? Makakatulong po dito yung vitamin C, pati ang Super B complex, ito yung supplement para ma-prevent ang vitamin C deficiency due to poor diet. Ang Super B complex na to, building blocks of the body, para manatili ka in good health. Ito pong Super B complex na to, nagpo-provide ng magandang structure sa ating katawan at makakuha tayo ng nutrients mula sa pagkain ating kinakain at ito ay ma-deliver sa ating mga selula. Kaya po ngayon, itong Super B complex tumutulong para magkaroon ka ng energy. Kasi pag ang tao may sakit, nanghihina, nawawala yung ating lakas. So, ang ginagawa po ng Super B Complex, binibigyan ka ng power to fight disease. Kaya ako po, ginagawa ko every day, no? 30 minutes bago ako mag-almusal, pinagsasabay kong inumin yung vitamin C at Super B Complex. Siyempre, dahil ako senior citizen na rin, 67 years old na rin po ako. So, kailangan meron akong protection sa aking katawan. So, tinitake ko yon for my nerve, para sa ganon, yung mga sustansya mula sa pagkain aking kinakain ay maabsorb ng aking selula. Kaya nga po, merong malaking role ang Super B complex sa ating energy. It boosts your energy. Kaya isabay mo to sa vitamin C na iniinom mo tuwing umaga, no? Paano mo madetermine na meron kang vasculitis? Nasabi ko po kanina, biopsy ito, pwedeng pag pinabayaan ito, magkakaroon ka ng organ problem, organ failure, skin problem, di ba meron ka siyang autoimmune, yung allergen niya, ina-attack yung skin niya. Kaya itong vasculitis na to, pwede itong mag-under the microscope, yung inflammatory immune cell niya sa wall ng blood vessel, pwede itong pumotok. Pwede itong ikamatay, no? At saka nga sabi nga na ito pong si Chris Aquino na diagnose siya ng very rare bihirang sakit na EGPA. Ito pong EGPA na to, ito po isang uri ng vasculitis na pamamaga ng mga small blood vessel. Itong inflammation na to, pwedeng yung ma-restrict ang flow ng dugo. Di ba yung buhay natin nasa dugo?
pag ang ating katawan hindi na nakatanggap ng dugo, ito na mag-cause ng organ damage throughout the body, ito ang pwedeng mag-cause ng ikakamatay ng isang tao. Kaya ito ay very rare, bihira lang po ito. Sa dami-dami ng tao sa mundo, siya po ang tinamaan ng ganitong karamdaman, no? Kaya walang nagagawa ang pera pag talagang yung sakit eh, hindi matukoy ng doktor anong klaseng sakit na yon, at wala rin silang makuhang gamot kasi yung mismong pinoproduce na antibody o panlaban mo sa sakit, yun ang mismong kumakalaban sa'yo. Para ba yung sundalong magbabantay sa'yo, security guard mo, yun ang mismong titira sa'yo. Parang ganun ang autoimmune disease, no? Kaya inuulit ko po, napakahalaga na every parts ng body natin nasa mabuting condition, malakas, masigla tayo. Kaya napakala sabi ko, health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan, no? Kaya ngayon, paano natin ma-manage ang arthritis? Una, ay mag-lose ka ng weight. Kasi pag mataba ka, merong malaking impact sa arthritis symptoms. Kasi yung extra weight ay ito yung nagbibigay pressure sa ating kasukasuan, especially sa ating tuhod, sa ating hips, at sa ating paa. Siyempre, yung bigat mo, mahirapan ang tuhod mo. Yung bigat mo, mahirapan yung balakang mo, pati yung paa mo, yung bukong-bukong mo sa paa, no? Kaya makaka-reduce din ang stress sa joints mo pag nag-lose ka ng weight. Para ma-improve ang mobility mo, mabawasan ang pain mo, ma-prevent mo yung future damage sa joints mo, mag-lose ka ng weight, magpapayat ka. Tsaka pangalawa, meron kang enough exercise. Kung may arthritis ka, ang exercise, magandang pang-manage ng weight control. Kung gusto mong flexible ang mga joints mo, lumakas ang ating mga muscles sa palibot ng mga joints natin, yung pong mga exercise, malaking tulong, no? Mga exercise program. Pumunta kayo sa inyong mga doctor, no? Merong mga trainer, mga ganon, makakatulong sa inyo kung anong magandang exercise ang para sa inyo. Kasi meron pong yung water, yung sa swimming. Halimbawa, maligo ka sa isang hot spring, no? Kasi po yung tubig, merong buoyancy yun eh, no? Kaya pag mainit na yun, nalulose yung muscle mo, yung movement ng mga joints mo, ay kung sufferer ka, yung range of motion mo pagka nasa tubig ka dahil sa buoyancy ay nakakagalaw, nakakilos ka. Kaya ito po yung maganda, yung water exercise, na ito yung magandang exercise na gagawin mo. Meron ka pang hot water, malaking tulong po ito para sa yung arthritis, no? Ito pong mga itong simple movement, no? Yung mga mainit na tubig, yung buoyancy ng tubig, tumutulong para ma-reduce yung bigat mo. Kasi yung tubig kasi nakakalusin ng joints, na may maintain yung motion and strength mo. O kaya pag naligo ka, hot water shower. Yung running water, syempre yung shower, tumutulo yan. So pagka yan ay dumadampi sa katawan mo, nawawala yung kirot ng iyong kalamnan. Lalo na pagising mo sa umaga, ng sobrang sakit ng katawan mo. Ang paliligo po ng hot water ay nakakalis ito ng sakit ng katawan. Magbilad din kayo sa araw, pag nabibilad kayo sa araw, konting galaw, movement, no? Mawawala. Tapos mag-circulate ang dugo, at saka the more na ginagalaw mo yung mga joints mo, malulubricate, mawawala yung pain. Pwede mong gamitan ng crystal oil. Nakaka-relieve ito ng meron soothing and cooling effect yung menthol, yung mga arthritic and rheumatic pain, stiff neck, muscular ache, leg cramps, aching feet, mananakit ng likod, sakit ng ulo, pangangalay,
nare-relieve yung pain po yan. Mga nabukulan, may pilay, may pasa, masakitan lalamunan, brading ilong, nare-relieve yung asthma pag inataka ng cough and cold. Maganda po na gumamit po kayo ng crystal oil natin. Available po yan sa Patnubay. Kung gusto nyo pong magpa-deliver, i-PM nyo lang ako. 60 ml isang bote, 400 pesos. Pag bumili kayo ng tatlo, 1,000 po. Yung dalawa, tig po 400. Pero yung isa, 200 pesos na lang. No? I-try nyo po yan. Malaking tulong po ito para sa kalusugan po ninyo. Yung hot and cold na therapy, kasi po yung trabaho kasi ng hot, pang-alis ng pain. Ang trabaho ng cold, pang-alis ng pamamaga. Meron po ako nung auntie, pumunta kami sa probinsya, siyang tagaluto. Hindi siya makaluto kasi namamaga yung kamay niya. Agad-agad, kumuha ko ng planggana, linagyan ko ng ice kasi meron silang ref. Meron silang yellow. So, binabad ko muna yung kanyang kamay sa hot water ng 3 minutes. Meron silang, nagpakulok ng tubig sa kaldero. Tapos, nilagyan ko ng, tinimpla ko yung init na kaya niya, yung maagwantay niya. Nilagyan ko siya sa tubig na mainit, yung kaya niya, 3 minutes. Inoorasan ko. After 3 minutes, sabi ko, lagay mo habang nasa mainit na tubig ka ako yung kamay mo, i-close open mong ganon, galaw-galawin mo yung kamay mo. After that, ng 3 minutes, tin-transfer ko agad sa tubig na may yellow. Ice talaga. Napaganon siya. Parang tinutusok-tusok ng karayom. Tiisin mo lang yan, T, sabi ko. 1 minute lang naman na manhid yung kamay niya. 1 minute lang yung ice. After 1 minute, dinagdagan ko na naman ng konting hot water yon. Pero para syempre hindi siya mapaso, 'di ba? Yung init na kaya niya, nilagay ko yung kamay niya ulit sa hot water. 3 minutes hot, 1 minute na cold. Alternate hot, cold, hot, cold, hot, cold. Mga 6 na salit-salin, ganon. After that, minasage ko ng langis, may dala akong crystal oil, minasage ko. Tapos, nagalaw niya, nakapagluto, nawala yung pamamaga ng kanyang kamay. I-try nyo po yung ganung paraan, no? Yung, lalo na po, maga yun, naninigas yun, malaking tulong po yung hot and cold. Gawin nyo po yan, yung ice pack, ganun, o kaya yung tubig na lang, malaking tulong po yan para sa, sa arthritis. Tulong mo, sabi ko, ngayon pagka nagpa-check up ka sa doktor, ang doktor po ay nagbibigay sila ng febosostat ng 40 milligram. Ito po yung reseta ng doktor, yung febosostat. Yung febosostat, nakakababa po ito ng uric acid na lalo kung may gout ka. Kaya nare-reduce yung amount ng uric acid sa katawan mo pagka umiinom ka ng febosostat. Itong pinaka best time na inom yung febosostat, best taken in the morning, no? Pag gising mo sa umaga, inumin mo yon, no? Inumin mo yung febosostat. Pero syempre, reseta to ng doktor. Huwag kang iinom ng febosostat na hindi nireseta ng doktor. Kailangan reset. Guide lang po itong sinasabi ko. Pero huwag kayong bibili nito na hindi nireseta ng doktor. Dapat ipaalam nyo sa doktor nyo, Dok, ano po ba yung pebosostat? Okay po ba sa akin yun? Kasi po, narinig ko po na ito po palang pebosostat na to ay nakakababa ng uric acid. Pwede po ba sa akin yun? Tanong mo sa kanya, pag okay sa doktor, niresetahan ka niyan, inumin mo to. Inumin mo to everyday para ma-prevent yung gout attack. Ito'y, ang pebosostat po ay very safe, very effective, na hindi po nagkukos ng kidney problem. Tapos, pagka namamaga, no, namamaga yung arthritis mo at saka namumula, bibigyan ka ng doktor ng colchicine. Yung colchicine na to, ito po ay yung mga na-build up na uric acid crystal na cause ng pain sa joints mo. Itong medication na to, napiprevent yung attack ng pain, no?
ito po ay itong colchicine na to. Pero syempre, reseta to ng doktor. Kasi nga, nasabi ko, ang colchicine tumutulong para ma-reduce yung inflammation sa pasyente. Kaya nare-reduce yung swelling and pain associated ng gout attack. Kaya pagka namamaga, kaya meron pong epekto ito sa katawan. Try nyo, pero tandaan nyo po yung pebasostat, colchicine, ito po ay prescription drugs. Ito yung reseta ng doktor. Huwag kayong iinom na hindi nireseta ng doktor. Tanong nyo lang po sa kanya, Dok, pwede nyo ba akong resetahan? Pwede ba to sa akin? Tanong nyo po sa kanya, no? Alam mo yung anxiety at saka depression, common complication, pwedeng mag-cause ito ng chronic pain tulad ng arthritis. Paalala mo na po sa calcium, magnesium. Ang calcium po, ito po ang mineral na nagpapalakas ng ating buto. Para lumakas ang ating buto, ma-maintain din yung ating healthy cardiovascular system, ang calcium po nagre-regulate ng muscle function, tumutulong para ma-prevent ang muscle cramps. Ang calcium, isang natural remedy sa pagkahilo. Ito rin po documented, ang calcium, ito po ay nagre-release ng melatonin, kinakailangan para sumarap ang tulog mo. Kaya nga po itong melatonin na to, ito yung hormone, nagre-regulate ng tulog natin. Kaya ngayon, pag kayo po ay hindi makatulog, mag-take kayo ng calcium magnesium, ito'y nakakatulong para sumarap ang tulog natin. Kung gusto po ninyong umorder nito, pwede nyo po akong i-PM sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo lang po yung cellphone number ninyo, yung address nyo, pati yung pangalan nyo, para ma-deliver to sa bahay po ninyo. Kasong deliverin ito, no? O kaya, inuulit ko po, pag na-stress ka, nagkukos ito ng pain. Kaya pag ang katawan mo under stress, nagre-release ka ng mga chemicals na titrigger yung inflammation. Tulad po, na-flare up yung tinatag nating cytokine. Itong cytokine na to, ito ang nagkukos ng inflammation. Kaya nagkakaroon ng mga destruction ng mga gene. Kaya pa yung mga pasyente merong rheumatoid arthritis, itong mga cytokine na to nagpo-promote ng joint destruction. It leads to inflammation. Kaya ito yung isang uri ng protein. Kaya kailangan po matuto kang mag-relax, no? Para maiwasan ang pag-release mo ng cytokine sa blood circulation at merong direct destruction sa mga joints natin. Kasi ang cytokine naka-locate yan sa ating immune cell. Naka-design to, targetin nila yung mga cell receptor. Kaya kailangan po sundin mo yung healthy diet mo. Pagkain na mayaman sa prutas at gulay, iwasan mo yung mga fatty food para it boost your immune system, overall health mo. Kaya nga po, maganda po pang laban po sa arthritis, plant-based na pagkain, ma-reduce ang inflammation, eliminate mo yung mga radicals from the body, no? I-lesser mo yung mga meat, processed food, saturated fat, added sugar and salt, nagpapa-aggravate ito ng inflammation. Ito po ang characteristic ng arthritis. Yan, nagko-contribute po sa arthritis yan, yung mga pagkain mayaman sa cholesterol, at mga taong matataba, iwasan nyo po yung maging complication na magkaroon kayo ng arthritis, kasi karamihan po kasi na may arthritis yung mga matataba. Alam mo, nire-recommenda kung may arthritis ka, yung supplement na omega-3 fatty acid. Ang omega-3 fatty acid na to ay nagpiprevent ng inflammation. Para kung meron kang inflammation, ganon, mag-take ka ng omega-3. Tapos, sabi nga, para ma-manage yung pain sa joints at mga discomfort, nire-recommenda yung massage treatment. Siyempre, yung massage treatment na to, ito po ay bibigay sa inyo mga trained therapists, no? Yung massage therapist na may experience, makakatulong sila sa inyo. Ito, mga physical therapist na to, makakatulong sa inyo. Nuulit ko po, ang omega-3 fatty acid, ito'y anti-inflammatory property, nakakatulong sa management ng inflammation like
rheumatoid arthritis, asthma. Ito po ang omega-3 fatty acid ito. Nakakababa din ito ng cholesterol, triglycerides, para ma-prevent ang stroke and heart attack. No, available po ito. Maganda rin po ito sa ating utak para ma-improve ang brain function, ang ating ma-solve ang memory problem, ma-solve ang Alzheimer's disease, to boost your memory. Mag-take po kayo ng omega-3 fatty acid. Kung kayo po interesado sa mga product natin na to, i-PM nyo lang ako sa aking Patnubay sa Kalusugan Facebook page. Bigyan nyo yung pangalan nyo, address at cellphone number para ma-process ang delivery po ninyo. Ang Patnubay sa Kalusugan po, kung nakakatulong ito sa inyo, please po paki-share lang, follow and like para ito po ay mapalaganap sa ating mga kaibigan. Sa akin naman pong YouTube channel, mag-subscribe po kayo, Rose Alfonso. Click yung subscribe pati yung bell, ma-update kayo sa aking bagong video. Ngayon po ay dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas, 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit ang walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Halimbawa, meron ang ano sa buhay mo ngayon, meron kang problem, wala kang trabaho, may sakit ka, maring yan ay panandalian lang. Pero yung mga bagay hindi mo nakikita, yung hope, pag-asa, sundin mo lang yung batas ng kalusugan, sundin mo kung ano naririnig mo nakakabuti sa iyo at may pananampalataya ka sa Diyos, ikaw ay gagaling. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.